morning, Bull friends. It's me once again. This is Marlbev, and welcome to my channel. Hello, pool friends. Sa topic na ito ay dalawang bagay lang gusto natin i-address at matutunan na natutunan ko din sa YouTube, sa ibang YouTuber or vlogger ng bilyar na nakatulong sa akin na in a way, baka in my own version ay makatulong din sa inyo at naging problema nyo rin during your skill developing dito sa bilyar. Okay, so unang i-address natin ay yung fundamentals. So, kung titingnan nyo sa YouTube, magtataka kayo bakit maraming amateurs or intermediate players or kahit pros ay nabibiktimize ng basic fundamentals. Basic fundamentals means yung sumasablay kahit mga madaling tira or tutok na kumisan sumasablay. Kung susuriin nyo, mag-observe kayo, makikita nyo na very basic like yung simpleng head movement o biglang tumatayo after the shot. Those are basic fundamentals na pwede nyo matutunan kahit wala kayong billiard table or kahit nasa bahay lang kayo. First is yung, let's go with the fundamentals like yung stance. Paano ba yung tamang stance? Usually kasi pag nagpa-practice sa bilyar, lalo na yung mga beginners, kakalat mo na lang yung bola agad, tapos tira dito, tira doon, kung ano-ano sa mo tira, gusto matuto mag-pectus, gusto maturong mag-follow through, gusto mag-patras, pero nalilimutan nila yung fundamental noong stance, stroke, grip, at tamang kung saan ba ipupwesto yung kanang paa o kaliwang paa. So those are very important, no, for you to become a consistent pool player or billiard player. Kasi yung iba, magugulat ka, maganda yung tumbok ng gabi, pagkalipas na ilang araw, pangit na naman yung tumbok, hindi makashoot, tutok na tutok, nahihirapan. So iba yung patama dun sa puti, lumilihis yung tip dun sa damang patama. So ang solution dyan ay mag-practice ng basic fundamental. Sa maiksing video susunod, ipapakita ko sa inyo yung tamang positioning ng mga paa, alignment ng tako sa kamay, sa kilikili, at kung ano ang tamang pre-stroke approach, pre-stroke routine approach. So dyan ang kanang paa mo, dapat naka-align siya doon sa tako, doon sa shot alignment kung saan mo titirahin yung pamato o yung bola. Tapos you get down with the shot, pero dapat yung kaliwang paa mo medyo nakabuka ng konti para stable ang iyong tayo, hindi ka parang gigewang-gewang or hindi parang hindi ka magsusway, para firm yung stand mo. Tapos yung alignment mo almost isang dangkal mula sa hip mo, yung iyong kamay, yung grip mo doon sa tako. So ito yung example ng tamang pre-stroke routine. So you tingnan mo muna, sipatin mo muna yung puti sa object ball, then magtisa, very important magtisa. Pag nakita mo na yung patama, then pre-stroke, sipatin muli, you get down with the shot, kumalma lang, then konting hagod, then pause at tira, at huwag muna itatayo agad. So a little bit of trivia, during the 7th century in somewhere in Japan, basic soldiers
called archers. No, archers, di ba, may infantry, may archers, mayroong horsemen. So yung archers, yun yung may mga pana. No, at a young age, tinitrain nila ang archers nila, syempre with yung mga pana. Pero yung first phase ng training nila ay hindi nila pinapahawak ng palaso or ng arrow. Ang tinuturo lang muna nila yung basic fundamental ng discipline on how to hold yung bow and yung string. Yung strict discipline ng basic fundamentals. Okay, so yun yung sa tingin ko yung nakita ko doon sa mga YouTubers at mga pros. So kung titingnan mo yung laro nila, they follow strict fundamentals. Like yung mag-step back, meron silang pause, sisipatin muna yung tira. So kanya-kanyang style, pero those are, yun yung sila yung parang nakita ko na pwede nating sundan at angkop para sa ating mga beginners and intermediate players. Okay, yung pangalawa, paano ka magpa-practice ng basic fundamental? Una-una, wala kang time, pagod sa trabaho, sa school. Pangalawa, ay wala kang sariling table. Hindi ka makalabas dahil umuulan. So, sa panahon po ngayon, kailangan natin maging innovative. So, pwede kayo mag-practice kahit kayo ay nasa bahay lang. So, paano? Una-una, pwede kayo mag-practice sa dining table o kung meron kayong mesa na bakanting mesa with the use of a tape. So ito yung masking tape. I-tape mo ito. Ilagyan mo yung tape on table. Tapos yung tape, masking tape na nilagay mo sa table, yan ang magiging guide mo o pattern mo doon sa pag-straight ng yung stroke gamit ang iyong tako. Okay, so gawin mo to siguro mga 1 hour every day at magugulat ka dun sa straightness ng iyong stroke. Or isang alternative dito ay dalawang basyo ng perfume, yung maliit na bote. Ayan, pwede nyo gamitin yan para dyan nyo padadaanin yung inyong tako. Ayan, just to make sure na hindi nyo tatamaan yung gilid ng dalawang bote. Kunin nyo inyong tako. So, it affirms na diretso ang inyong stroke. So, pwede nyo pag-practicean yan 1 hour every day kung wala kayong ginagawa. Align with the shot, sipating maigi. So di ba po pwede naman pala kahit nasa bahay? Or meron kayong bote ng basyo ng pabango na pwede nyong ilagay sa mesa at doon nyo doon kayo mag-practice ng inyong stroke. Okay? Then after, then you do it for 1 month, siguro mga 1 hour per day, and when you go to the pool table, pag kayo ay nag-practice na o tumira na, magugulat kayo na naging habit yung firm foundation ng fundamental, basic fundamental, na sipat muna, tas baba, tapos pre-stroke, and then pause, and then tira. Then wag tatayo. So, sa umpisa, nung ginagawa ko yon, kasi kung naka-establish nyo na yung old habit nyo, ang hirap i-break.
So babalik at babalik ito sa maraming ganun. Maraming free stroke. Kung minsan, yun pa yung nakakasasama pag maraming free stroke. Not unless kayo ay professional na like si Champ Django, Champ Efren, na meron ng talagang yun na yung kanilang habit na pagtira. So, ang hirap i-break kapag meron kayong old habit. Pero with consistent practice at home, mawawala din yung dating habit. And it will hindi naman kayo sobrang gagaling, pero you will feel the difference na magiging in a way from 2 balls to 3 balls to 4 balls ay magiging consistent kayo in pocketing shots or pocketing balls. So, sinishare ko lang kung anong na-experience ko at natutunan ko din sa ibang YouTubers and pros na effective sa akin, in a way baka maging effective din sa inyo. So, I'm trying to cascade the information in my own version. Hope you learned something today, and practice lang, pull friends, and sabay-sabay tayong matututo, sabay-sabay tayong mag-level up as a decent pool player. So, hindi naman natin hinahangad na maging pro tayo. So, yun lang, mag-level up one step at a time, one week, one month at a time, tayo ay nag-i-improve. That's a milestone already to our billiard skill, billiard career. So, thank you for watching. Please hit me in the comment below, subscribe, and share, and like. Thank you so much for supporting my channel, and I hope I could do more and inspire pool players at my age or younger ones. It's never too late to learn this sport. Okay, keep watching and keep supporting my channel. Thank you.